Lushutan, haharap na kay Rafi Tulfo. Makikialam na nga ang bilyonaryong si Lushutan sa kinakaharap na isyo ng kanyang anak na si Timmy Tan. Ayon nga sa usap-usapan social media, ay hindi papayag ang bilyonaryo na isang hamak na kasambahay lamang ang magpapakulong sa kanyang anak. Kaya naging mainit ang naging diskusyon sa social media ng mga netizens. Kung kakayanin nga bang mapakulong ang isang anak bilyonaryo? At sa ganitong sitwasyon ba ay magiging patas ba ang husgado gayong matibay ang ebidensyang hinahawakan ngayon ng kasambahay na si Rosnil C.I. Kaya tutok na tutok ngayon ang mga netizens kung sino nga ba ang mananaig gayong balibalita sa social media na makikialam na ang ama nitong bilyonaryo na si Lushutan. Marami naman ang nangangamba sa kaligtasan ng kasambahay at sa kampo ni Idol Rafi Tulfo dahil ang taong kanilang binabangga ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Naging viral rin social media ang balitang haharapin na ni Timmy Tan ang kasong isinampa sa kanya ng dating kasambahay na si Rosnil C.I. Kung ating matatandaan ay sinubukang gamitin ni Timmy Tan ang kanyang kapangyarihan at pera para suhulan ang dating kasambahay para iurong ang kasong isinampa sa kanya. Sinubukan rin itong gamitin ang mga impluensya para arigluhin at iatras ang nakasampang kaso. Ngunit nabigo ito dahil matibay ang paninindigan ni Rosnil na itutuloy niya ito at hindi matutumbasan ng anumang halaga ang hustisya na gusto niyang makamit dahil sa matinding trauma na kanyang nararanasan dito. Dagdag pa nga ni Rosnil ay gagamitin niya umano ito para hindi na maulit pa sa ibang kasambahay na papasok dito at magsilbing leksyon na rin kay Timmy Tan na hindi basihan ang pera at kapangyarihan para mangapi ng kapwa anuman ang estado sa buhay nito. Takot nga si Rosnil sa unang pagpunta nito sa korte at nanginginig pa nga ito kaya pinagpaliba na lamang ni Idol Rafi Tulfo ang iilan sa kanyang trabaho at sinamahan ito para hindi matakot at mapakalma si Rosnil. Ayon pa nga kay Idol Rafi ay sisiguraduhin niya ang kaligtasan nito na walang mangyayari sa kanya na masama dahil ibibigay umano ni Idol Rafi ang lahat ng kanyang suporta dito at gagawin ng tatlong abogado ang lahat para maipanalo nila ang kaso gayong napakatibay na ebidensya ang kanilang hawak na video. Matatandaan rin na kahit si Idol Rafi ay maraming natatanggap na mensahe at tawag sa kampo ni Timmy Tan pero hindi ito nagpatinag. Mas lalo namang hinangaan ng mga netizens ang pinapakitang suporta ni Idol Rafi sa kasambahay dahil pinapakita lamang nito na andyan palagi ang kanyang programa para tumulong sa mga naaapi at mahihirap. Sobra-sobra naman ang pinapaabot na pasasalamat ni Rosnil kay Idol Rafi dahil sa suporta at proteksyon na kanyang ibinibigay dito. Matatandaang matapang na isinisalaysay ni Rosnil ang kanyang dinanas noong araw na pinalayas umano siya ng dating amo. Saad pa nga ni Rosnil ay akala niya katapusan na niya dahil sa galit ng kanyang dating amo sa kanya. Dahil inutos nga ng kanyang dating amo sa kanyang security guard na barilin siya, mabuti na lamang umano na hindi sinunod ang utos nito ng kanilang amo. At akala umano ni Rosnil ay mawawalan siya ng buhay nang dahil lamang sa hotdog na pinapaluto ng bisita ni Timmy Tan na nakatira sa taas ng mansyon. At nang magalit na nga si Timmy Tan ay palihim siyang kumuha ng video para may ebidensya umano siya. Ngunit kinasuhan naman umano siya ni Timmy Tan ng cyber libel dahil sa paglabas niya ng video sa social media. Ngunit ayon kay Idol Rafi ay huwag mag-alala dahil mabigat pa rin ang ebidensyang hawak umano ni Rosnil. Umaasa naman ang lahat at ang publiko na maipapanalo nga ni Rosnil ang kasong kanyang isinampa laban sa kanyang amo. Ito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Buti na lang andyan lagi si Idol Rafi at Attorney Gareth na tumutulong sa mga naaapi. Salamat Idol Rafi, saludo ako sa inyo. Halos lahat ng iyong kwento rito, lagi ako nakasubaybay. Thank you, Idol. Tama po, kahit anong yaman mo, hindi mo talaga madadala ang kayamanan mo sa hukay. Kakainin ka pa ng laman lupa, minsan ang tao nakakalimot sa puong may likha.
Masyado nilang sinasanto ang pera, nakakalimutan nilang may Diyos, akala nila Diyos sila dahil sa yaman nila, kaya na nilang manakit ng kapwa. Laban lang ate, manalig ka sa Panginoon, andyan si Sir Idol. May paninindigan, ipaglaban mo Rosel ang iyong karapatan. Buhay ay may halaga, hiram lamang natin sa Panginoon at walang kapalit na pera at walang nang magagawa ng buhay kahit anong kalaking pera sa kamay nito dito sa mundo. Dapat pantay lang tayo mahirap man o mayaman. Hindi na kailangan sukatin ang galing ni Idol Rafi, nakaukit na yan sa puso at kaisipan ng mamayang Pilipino. Tsaka tumutulong pero hindi politiko. Ibigay ang purusa muna bago humingi ng tawad, katarungan sa mahihirap. Ipaglaban mo Rochelle, kasama mo ang Diyos. Lagi kang magdasal, hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta magtiwala ka at manindigan, kasama mo ang Diyos sa laban na ito. God bless. Akala ni Timmy Tan, ibon lang na ipabaril niya sa bodyguard niya. Dahil mayaman siya, walang halaga sa kanya ang buhay ng kapwa-tao. I pray for you, kabayan. Dapat lang kaso, para ang mga mapirang tao mauntog sa katotohanan, hindi porket mapera sila, mangapak ng maliliit na tao, manaig pa rin ang hustisya. Rochelle, kahit maipakulong mo si Timmy, ay mas duling pag-iingat pa ang gawin mo at mahirap na. Tama ang ginawa mo laban ng tayo, ingat palagi kayo dyan, pray na lang natin ang laban mo. Rosel, huwag kang susuko, more than 21 million kaming nagdarasal sa'yo. Saludo ako sa katapangan mo at saludo din ako kay Idol Rafi. Talagang mabuti siyang tao, matulungin. God bless. Maybe this is enough of what he is doing ever since to those people they think they have the power cause of their money. True, hiram lang ito. Abuse of power will end on its right time and this is it. Sabi nga ng Panginoon na susulat ang mga bagay na nakikita ay may hangganan. Ang mga bagay na hindi nakikita walang hangganan. Sabi ng Panginoon uli na susulat, mapalad ang tao na nanampalataya sa akin kahit di niya ako nakikita. Praise God! Dapat lang manaig ang batas sa atin. Tama, mayaman ka man o mahirap, pareho tayo lahat mawawala sa mundo. Praying for you, Rochelle. Ang mga mayayaman, tingin sa sarili nila sila ang Panginoon. Salamat kay Rafi Tulfo, mananaig ang batas at may pangulo tayong may malasakit sa mahihirap. Buti na lang andyan si Idol Rafi at Attorney Gareth na tumutulong sa mga naaapi. Salamat Idol Rafi, saludo ako sa inyo. Lahat halos ng iyong kwento rito, lagi ako nakasubaybay. Thank you, Idol. Dapat lang sa mga mayayaman na matapobre, nakatapat sa matapang nakatulong. Sana huwag magbago ang isip at gayon mag-isip ang mga mayayaman na inaapi ang mga kanilang katulong. Leksyon sa kanila yan, Idol Rafi, more power to you. Mayaman ka man o mahirap, pareho tayo lahat mawawala sa mundo. Praying for you, Rochelle, na manalo ka sa kaso.